Magandang araw guys sa ating lahat guys. So welcome ulit dito sa ating channel. Shout out nga pala kay Sir Cyril Sinara. So ito po yung request mo sir na kung paano ba natin mabasahin yung from Metro to i-convert natin sa calculator. So ang gagawin natin sir, ituturo ko po kung paano basahin yung mga sukat ng Metro kung gagamit tayo ng calculator. Saka alam din natin guys na maraming mga installer na tumanda na sa larangan ng glass and aluminum installation pero hindi nila alam kung paano gamitin itong conversion ng calculator meter to calculator. Kasi guys, pagka nagbabawas tayo ng mga sukat na halimbawa po, pagka nag-assemble po tayo ng sliding, so minsan guys, yung iba, nangangapa. Kasi hindi nila alam kung paano gamitin yung meter to calculator. Kaya sila guys, pagka halimbawa, pagka nag-divide sila ng mga sukat, kung mag-assemble sila ng 4 piles sa bintana, dinidivide nila yung sukat guys. So ang ginagawa nila, tinutupi-tupi nila itong Metro. So mas maganda guys pagka alam natin yung paano ba yung conversion o paano yung paggamit ng calculator at kung ano yung equivalent na sa sukat ng Metro equivalent sa calculator. So yun yung pag-uusapan natin. So ito yung 16 na guhit guys sa ating Metro. Yung 1 inch na meron siyang binubuo siya ng 16 na guhit. So ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan kung paano siya basahin. So mag-umpisa dito sa 0. Dito tayo mag-umpisa guys. Kasi ito pinakamabang sukat 0. Mag-umpisa dito tayo sa 116. Hanggang dito sa 1516. Tapos pinakalas, 1 inch na yan. So ito yung pag-uusapan natin guys. Kung ano ba yung equivalent kung gagamit tayo ng calculator. So guys, ito yung sinasabi ko na sa isang inches, meron siyang 16 na guhit kung bibilangin natin to guys. Ayan. So mag-umpisa rito. So 20, pinakamahaba at sa sukat na 20. Pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang dito sa dulo guys. So mag-umpisa rito sa pinakamalit na guhit, 116. Pangalawa, 18. Pangatlo, 316, 14. Then tuloy-tuloy niyan guys. Hanggang dito sa pinakamahabang guhit. So 1 inch na yan. So ito yung pag-uusapan natin guys sa kung ano yung equivalent dito sa calculator. So ito yun guys, para makuha natin ang equivalent ng sukat na galing Metro to calculator. So halimbawa guys, mayroon tayong fraction number na 1/4. So 1/4. So bali guys, ang gagawin natin, ang numerator, i-divide natin dito sa denominator. So, ganito guys. Okay? So, 4. 1 divide 4. So, hindi siya pwede. Dahil kulang. Magdadagdag tayo guys ng, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng decimal point. So, meron na tayong decimal point, magdadagdag tayo ng 0. Yan guys. So, pwede natin mag-divide. Dito sa as guys, lalagyan din natin to ng decimal point. So, pwede natin mag-divide guys. 10 divide 4. So, equals 2. Ato dito siya guys. 2. Tapos, 2 times 4. So, equals 8. Dito siya guys. Then, mag-minus tayo. 10 minus 8, so
equals to 9 guys. I-divide naman natin to. Yung to divide 4. So hindi sa pwede, kulang. Maglalagay ulit tayo ng 0. Yan. Okay guys, ha, pwede natin mag-divide. So 20 divide 4, so equals 5. 5 times 4 equals 20. And guys, tapos ma-minus natin to, 20 minus 20, so 0 na to guys. So bali, maglalagay tayo ng 0 dito. And guys, bali ang equivalent ng fraction number na 1 over 4 or 1/4. Bali ang equivalent niya guys dito sa calculator, 0.25. Yun yung fraction number guys na ang equivalent niya sa calculator, 0.25. Ayan guys, so malinaw po tayo dito. Mayroon ba tayong ibang ano guys, ibang paraan sa pagkuha ng ano guys, ng equivalent sa from metro to calculator. So halimbawa guys, mayroon tayong ito yung ano natin sa metro, pinakaunang guhit 116. O pangatlong guhit 316, pangapat so 1/4. So yung 1/4 guys, gagamit tayo ng calculator. So ganun din. To guys, 1/4 gagamit tayo ng calculator. So yung numerator, i-divide natin dito sa denominator. So ganito po. Subukan natin guys. 1 divide 4. So ito yung guys, yung labas niya guys, 0.25. Yun yung kantumbas ng 1/4. So 0.25, yun yung 1/4 guys. So another example, dito tayo sa 3/4. Sa 3/4 tayo guys. So yung 3/4 nagamit tayo ng calculator. Bali ganun din guys, yung numerator divide natin sa denominator. Bali 3/4 yun. Ito 3/4, numerator divide natin sa denominator gamit ang calculo. So 3 divide 4. So ito yung labas guys, 0.75, yung equivalent ng 3/4 na fraction number. So ibig sabihin guys, itong 116, lahat ng mga guhit dito na may nagre-represent siya ng kanya-kanyang sukat, yung numerator guys, i-divide natin dito sa denominator para makuha natin kung ano yung equivalent ng sukat sa meter to calculator. So ito guys, mag-umpisa na tayo dito sa 116. Gaya ng sinasabi ko, ang numerator, i-divide natin dito sa denominator. Sa ibaba ng bahagi, guys. So, ito yung denominator, yung sa taas, ito yung tinatawag na numerator, yung sa fraction number natin. So, ang pinakauna, 116. So 116 guys, ang pinakauna, 1 over 16. Ang gagawin natin, ganun uli. 1 divide 116. So ito yung labas niya guys, 0.0625. Dito sa pangalawang guhit, sa 1/8. So sulat natin sa papel para hindi makalimutan. 1/8. Ganon din, numerator divide sa denominator.
gamit natin guys ang calculator. So 1 divide 8 equals 0.125. Yun yung equivalent guys ng 1/8 na fraction. Equivalent dito sa calculator sa pagko-compute. So another example guys. 3/16. Dito tayo sa pangatlong guhit, 3/16. Ito din gagawin natin. 3/16. So compute natin sa calculator. 3 divide 16. So equals, bali ang equivalent niya guys sa 3/16 na fraction, 0.1875. Yun yung 3/16 guys sa equivalent sa calculator. So ito na yung ginawa natin guys sa ating mga conversion sa calculator. So yung kanina pinapakita natin, yan na yun yung equivalent ng 1/16, 0.0625. equivalent ng 1/8, fraction na 1/8, 0.125. equivalent ng 3/16, 0.1875. ang equivalent ng 1/4, fraction na 1/4 or over 4, 1/4, 0.25. and guys, so ang equivalent ng 5/16, 0.3175. equivalent ng 3/8, 0.375. hanggang dito sa pinaka last guys, yun yung mga equivalent na equivalent niya. So ngayon guys, pagka nagamit na tayo ng mga sukat, kasi guys nakakalito ito. Halimbawa, ito guys ha, halimbawa guys, meron tayong sukat na 4258 by 40 inches sa sliding. Magma-minus tayo guys. So kasi ito, puro to may mga 0.00 tapos point. Ayan. Kung gagamit tayo guys ang calculator, nakakalito siya. Halimbawa guys, yung lapad ng sliding natin 4258. So yung 58 dito, yung equivalent ng 58, ano siya? 0.625. Yung equivalent ng 58, 0.625. Kung gagamit tayo ng calculator guys, bali itong 0, tatanggalin na natin yan. Kasi nakakalito siya guys. Hindi mo siya magagawa na gagamit tayo ng calculator na gagamit tayo ng 0 ay 0.625. Halimbawa guys, ito yung lapad natin. So sabihin natin na 42, 0.625 yung 58 na equivalent. Ayan, 0.625 ang equivalent ng fraction na 5/8. So dito sa calculator guys, kung ipapasok natin yung 0.625, hindi natin magagawa. Ito guys, halimbawa 42, 5/8. So sabihin natin na lagyan natin ng 0.625. So paano natin gagamitin yung point niya? Hindi natin magagawa. So kung sakali, sabihin natin na ipapasok natin yung 0.625, ganun yun guys. So hindi yan magagawa, 42. Ipapasok natin yung 0.625.
So bali lalaki guys yung sukat natin, magiging imbes na 42 magiging 400 siya, 420. Ang gagawin natin, aalisin natin yung zero. So ito yung guys. Kalimutan na natin yung mga 0.0. So bali ang gagamitin natin guys, ito na lahat ng mga kwan, mga decimal point na. Kung meron siyang naunang number na kung sakaling magagamit kayo dito sa pagbabawas, nagagamit kayo ng calculator. Kung meron siyang naunang number guys na mas malaki, so hindi na tayo pwedeng gumamit pa ng 0.0. Ang gagamitin natin, diretso na tayo ng point guys. Gaya niyan. 116, ang pinaka ano niya, 116. Ay, ito yung kwan, 116.0625, 18.125, 316.1875. Ito yung gagamitin natin guys. Kalimutan natin tong itong nauna na computation natin sa calculator. Pero ito yung tama guys. Pero kalimutan na natin to. Bali, ito yung gagamitin natin. Huwag natin gagamit ang 0. Ibig sabihin guys, kung may point siya, ibig sabihin hindi pa siya pumatong ng 1 inch. Ayan. Basta may point siya guys, hindi pa siya pumatong ng 1 inch. So ayan guys, kopyahin niyo to sa papel para hindi niyo makakalimutan. So ayan guys. Okay, ito yung mga equivalent niya. Halimbawa, ito yung sukat natin. 42. 42.58. So dito sa calculator, pwede na nating i-type 'yan. 42. Kasi dito sa ano equivalent niya, tinanggal natin yung 0, ang equivalent ng 58 bali 0.625. So pwede na tayong mag-type sa calculator guys na walang 0. Okay? So 42 gagamit tayo ng 0.625. Ayan. Tapos kunyari mag-minus tayo ng 518. So minus 5. Ha? Mali pala guys. 42.625 minus 5.125, so equals ayan yung ano natin 37.5 yung minus natin dito guys sa 42. Ayan, yun yung paggamit guys sa calculator. Kung merong naunang number, kung meron siyang naunang number guys na mas malaki, Huwag na tayong gumamit ng 0. So diretso kaagad tayo sa mga point. Kasi kung lalagyan natin ng 0 guys dito sa calculator, hindi na natin to maipasok tong mga point niya. So diretso na tayo dito sa pinaka point niya. Huwag na tayong maglalagay ng 0. Kung meron tayong kukumpute na mas naunang mas malaking number na nauuna. Ayun guys. So ito yung mga kuan, mga point ng calculate natin mga equivalent from meter to calculo. So ito 'yon. Ayan. So ito 'yon guys. So mas madaling mag-compute guys kung alam natin tong pasikot-sikot ng conversion dito sa calculator. So ito yung mga point niya guys. Halimbawa, pagkuha tayo ng ibang example. So sabay natin na yung lapad 25 316. Tapos dito 40 1 half 401 half. So titingnan natin dito guys sa ating kopya kung ilan ba yung ano ba yung equivalent ng 316 sa point dito sa calculator. So yung 316, ang point ng 316 ang equivalent 316 bali 0.1875, yun yung 316 guys. Yan.
Tapos ito yung sa height niya 41 half. So ang equivalent ng 1 half. Yung 1 half guys, ang equivalent ng 1 half 0.5 siya guys. So 0.5 yung equivalent ng 1 half. So ganito yun guys. Halimbawa, ang kukunin nating sukat 40 1 half. So alam na natin ang equivalent ng 1 half 0.5. So ito type natin dito guys sa calculator 40.5. So sabihin natin mag-minus tayo ng 2.214. So 40 1 half minus 2 1/4. Yung 1/4 guys, ang equivalent ng 1/4, so ilan ba yon? Equivalent ng 1/4 natin, bali 0.25 siya. Yun na yun guys, 40 1 half minus 2.5. So ayan yung kamali guys. Ulitan natin yung sa papel na nakasulat, 40.5 minus, so minus 2.25. So yun yung ano guys, pag minus 40.5 minus natin ang 2.25. So ito yung labas niya, 30.25. So ibig sabihin 38.25. So 38 1/4 siya guys. Ito yung kantumbas ng 0.25 niya, 1/4 siya dito sa fraction number. So yun yung pag gamit ng ano guys, from meter to calculator. So maraming salamat po sa inyo. Kung mayroon kayong katanungan guys, so magtanong lang po kayo para mas lalo kayong maliwanagan. So magandang araw sa ating lahat. God bless po sa inyo.